Welcome back sa aming channel. Ang ikukwento ko ngayon ay naganap sa Shibuya Ward, Tokyo, Japan. Isang lugar na nahalo siksikan ang populasyon. Sa loob ng ward ay may isang parke na tinatawag na Yoyogi na napapalibutan ng maraming mga residential housing. Isa sa mga ito ay isang high-end na apartment building na tinitirhan ng isang mag-asawa. Ang lalaki na si Yusuke Mihashi ay isang asset analyst sa Japanese branch ng Morgan Stanley. At ang kanyang asawa, na si Kaori Mihashi, ay isang housewife. Ang mag-asawang Mihashi ay kilala sa kanilang magandang asal at palaging maayos ang pananamit kapag sila ay lumalabas, na nagiging sanhi ng inggit ng iba. Gayunpaman, noong 2006, isang trahedya ang nangyari sa pamilyang ito. Noong Disyembre 15, 2006, isang Biyernes ng umaga, isang babaeng halatang balisa ang dumating sa Shibuya Ward Police Station upang iulat ang isang insidente. Sinabi niya na nawawala ang kanyang asawa sa loob ng 3 araw at kailangan niya ng tulong ng pulisya upang mahanap ito. Dahil sa kanyang pagkabalisa, pinakalma siya ng mga pulis at hiniling na ikwento ng maayos ang mga pangyayari. Ang babae ay nagpakilala bilang si Kaori Mihashi, 32 taong gulang, at sinabi na ang kanyang asawa ay si Yusuke Mihashi, 30 taong gulang. 3 araw na ang nakalipas, madaling araw ng Oktubre 12, umuwi ang kanyang asawa na lasing. Nagreklamo siya tungkol sa kalagayan nito na nagdulot ng pagtatalo sa pagitan nila. Sa galit, umalis ang kanyang asawa ng bahay at dahil siya rin ay galit, hindi niya ito pinigilan. Sa nakalipas, ang kanilang mga pagtatalo ay karaniwang nagtatapos sa paghingi ng tawad ng kanyang asawa at pag-aayos ng kanilang relasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, 3 araw na itong nawawala ng walang anumang kontak. Sa takot para sa kaligtasan nito, nagpasya siyang iulat ang sitwasyon sa pulisya at humingi ng tulong. Ayon sa imbestigasyon, ang nawawalang tao na si Yusuke Mihashi ay ipinanganak sa North Kyushu at nag-aral ng batas sa Chuo University. Nang makatapos, nagtrabaho siya sa isang law firm sa Tokyo. Sa isang party, nakilala ni Yusuke si Kaori, isang babaeng 2 taon ang tanda sa kanya na nagtatrabaho sa One Hong Company. Mabilis na umusbong ang kanilang relasyon at nagsimulang magsama. Makalipas ang 1 taon, sila ay nagpakasal. Sa simula, ang sahod ni Yusuke ay katamtaman lamang at ang kanilang pinansyal na kalagayan ay malugod sinusuportahan ng kanyang asawa. Gayunpaman, noong 2 taon na ang kanilang kasal, sa edad na 29, biglang tinanggap si Yusuke ng Japanese branch ng Morgan Stanley bilang isang asset analyst na may taunang sahod na 13 milyong yen. Humigit kumulang 90,000 dolyar sa kasalukuyang palitan. Dahil sa pagtaas ng kita, lumipat ang mag-asawa sa isang marangyang apartment sa Furuichi area ng Shibuya Ward. Ang kanilang apartment ay nasa 10th palapag at hindi kalayuan sa Yoyogi Park. Dahil dito, iniwan ng kanyang asawa ang kanyang trabaho upang maging isang homemaker. Mukhang maayos ang kanilang buhay at walang sino man ang makakapag-akala na pagkatapos ng 1 pagtatalo, hindi na muling babalik si Yusuke sa kanilang tahanan. Kinontak ng pulisya ang kumpanya ni Yusuke upang malaman kung alam nila ang kanyang kinaroroonan. Kinumpirma ng kumpanya na hindi pumasok si Yusuke sa trabaho ng 1 araw at sila rin ay nag-aalala sa kanyang pagkawala. Sa katunayan, kahapon lamang inanunsyo ng kumpanya ang kanyang promosyon bilang department manager, ngunit hindi nila siya maabot upang talakayin ang bagong posisyon. Sa simula, pinaghinalaan ng pulisya na ang pagkawala ni Yusuke ay maaaring may kaugnayan sa kanyang promosyon. Ngunit matapos magsagawa ng imbestigasyon sa kanyang pinagtatrabahuhan, natuklasan nilang may mabuting relasyon si Yusuke sa kanyang mga kasamahan at abis na nire-respeto siya at walang anumang problema na may kaugnayan sa kanyang trabaho. Kinuntak ng pulisya ang mga magulang at kakilala ng nawawalang tao. Ngunit lahat sila ay nagsabing matagal na silang walang komunikasyon kay Yusuke at hindi nila alam ang kanyang kinaroroonan. Kinabukasan ng umaga, bandang 8:00, nakatanggap ng ulat ang pulisya ng Shinjuku Ward sa Tokyo. Ang tumawag na isang empleyado ng opisina ay nag-report na may natagpo ang kahinahinalang plastic bag
na may bahid ng dugo sa isang kalsada malapit sa isang paaralan. Agad na nagtungo ang pulisya sa lugar at pinalibutan ang lugar. Sa loob ng bag na may dalawang patong, natagpuan ng pulisya ang isang katawan na pinutol-putol. Partikular, ang itaas na bahagi ng katawan na walang ulo, kaliwang braso, at kanang kamay. Ang ibabang bahagi ng katawan mula baywang pababa ay nawawala. Ang katawan ay walang damit at ang biktima ay tila isang lalaking nasa edad na 30 taon. Ang mga hiwa sa katawan ay hindi pantay, kaya pinaghihinalaan ng pulisya na ang biktima ay pinutol gamit ang lagari o katulad na kasangkapan. Ang ibabaw ng katawan ay may bakas ng lupa na nagpapahiwatig na maaaring inilibing muna ang biktima bago itinapon sa lugar. Walang natagpo ang mga bagay na makakatulong sa pagkakakilanlan ng biktima at hindi rin natagpuan ang iba pang bahagi ng katawan. Sa ngayon, hindi pa rin natutukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Ayon sa forensic pathologist, ang biktima ay namatay sa loob ng nakaraang linggo, ngunit hindi pa matukoy ang eksaktong oras at sanhi ng kamatayan. Ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ay malapit sa Kabukicho, isang kilalang red light district na madalas na nauugnay sa underworld. Bukod dito, ilang beses nang nagkaroon ng mga pagpatay sa Shinjuku Ward, sa paggamit ng pagputol ng katawan bilang karaniwang pamamaraan ng mga kriminal na gang, upang takutin ang mga karibal at iligaw ang pagkakakilanlan ng mga biktima, pinaghihinalaan ng pulisya na maaaring konektado ang kasong ito sa isang alitan sa underworld. Upang makilala ang biktima, sinuri ng pulisya ang mga ulat ng nawawalang tao mula sa nakaraang linggo. Agad na napansin ng pulisya ng Shinjuku ang isang report ng nawawalang tao sa Shibuya Ward, isang araw bago ang pagkawala. Ang nawawalang tao ay si Yusuke Mihashi, isang 30 taong gulang na ang pagkawala ay tumugma sa tinatayang oras ng pagkamatay ng biktima. Kasunod nito, nakipag-ugnayan ang mga departamento ng pulisya ng Shinjuku at Shibuya sa kanilang imbestigasyon. Binisita nila ang bahay ni Yusuke upang mangalap ng karagdagang impormasyon. Inilarawan ni Kaori, asawa ni Yusuke, ang kanyang asawa bilang 5 talampakan at 5 pulgada ang taas, may payat na pangangatawan, at may peklat mula sa operasyon sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Gayunpaman, ang katawan na natagpuan sa Shinjuku ay walang ganitong peklat, may 32 pulgadang sukat ng dibdib, malalaking braso, at may malaking pangangatawan na hindi tumutugma sa paglalarawan kay Yusuke. Isang linggo matapos ang unang pagkatuklas sa disassembled na katawan, may bagong pangyayari. Bandang alas 3 ng hapon sa Kamiyamacho, isang babae ang naglalakad kasama ang kanyang Shiba Inu na aso. Habang dumadaan sila sa hardin ng isang bahay, biglang huminto ang aso at nagsimulang tumahol ng malakas papunta sa loob. Sinubukan niyang hilahin ang aso palayo, ngunit nakawala ito sa tali at tumakbo papasok sa hardin. Nagmamadali ang babae na habulin ang kanyang aso dahil nag-aalala siyang baka makaistorbo ito sa mga may-ari ng bahay. Malaki ang bahay ngunit tila matagal nang inabandona. Ang gate ng hardin ay halos hindi nakasara, kaya madaling nabuksan ito ng aso. Pagpasok niya, nakita niyang ang hardin ay puno ng mga damo. Hindi kalayuan mula sa gate, ang aso ay kumakawag ang buntot at tuloy-tuloy na tumatahol sa isang bagay sa lupa. Nang lapitan niya ito, laking gulat niya nang makita ang bahagi ng katawan ng tao. Ang ibabang bahagi ay walang saplot at may malakas na masangsang na amoy. Nang makabawi siya, nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono at tumawag sa pulisya. Agad na dumating ang mga pulis ng Shibuya Ward sa lugar. Sa kanilang pagsisiyasat, natuklasan nilang ang biktima ay isang lalaki na ang katawan ay putol sa baywang. Ang mga hiwa ay hindi pantay, marahil ay ginawa gamit ang lagari o katulad na kasangkapan. Dahil sa antas ng pagkabulok, tinatayang ang oras ng kamatayan ay mga 2 linggo na ang nakalipas. Ang mga binti ay may bakas ng lupa, ngunit hindi malinaw kung ang lupa ay mula sa hardin na iyon o sa ibang lugar. Napansin ng mga pulis ang ilang pagkakatulad sa kasong ito at sa isa sa Shinjuku Ward kamakailan, kaya pinaghihinalaan nilang may koneksyon ang dalawa. Upang mapatunayan ito, ikinumpara ng mga forensic pathologists ang mga bahagi ng katawan na natagpuan sa Shinjuku sa mga natagpuan sa Shibuya sa pamamagitan ng DNA analysis. Ang mga resulta ay nagkumpirma
na ang mga bahagi ng katawan ay mula sa isang tao. Ang biktima ay isang matangkad at malaki ang pangangatawan at anim na talampakan ang taas. Walang bakas ng sugat o peklat sa katawan. Dahil sa kawalan ng ulo at mga daliri, hindi matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Napansin agad ng pulisya ang isang kahinahinalang bagay. Ang lokasyon kung saan natagpuan ang ibabang bahagi ng katawan ay mga 500 metro lamang mula sa bahay ng nawawalang tao na si Yusuke Mihashi. Maaring ito ba ay isang pagkakataon lamang? Ayon sa pahayag ng asawa ni Yusuke, ang kanyang asawa ay medyo pandak, may taas na 5 talampakan at 4 pulgada at 5 pulgada, may payat na pangangatawan, at may kapansin-pansing peklat. Sa kabaligtaran, ang biktima ay may taas na 5 talampakan at 7 pulgada at 55 sentimetro, may malaking pangangatawan at walang peklat. Sa kabila ng mga malinaw na pagkakaiba sa pisikal na anyo, pinaghinalaan ng pulisya na ang natagpo ang katawan ay si Yusuke. Sa mga isiping ito, muling bumisita ang pulisya sa bahay ni Yusuke. Napansin nila ang ilang pagbabago. Ang bahay ay sumasailalim sa mga renovasyon, tinanggal ang wallpaper, at karamihan sa mga kasangkapan ay natatakpan ng puting mga tela. Gayunpaman, dahil papalapit na ang bagong taon, ang ganitong mga renovation ay hindi naman kakaiba. Nang tanungin ng pulisya si Kaori, pinanindigan niya ang kanyang mga naunang pahayag, iginiit na ang pisikal na katangian ng biktima ay hindi tugma sa kanyang asawa, at sinabing hindi maaaring ang kanyang asawa ang biktima. Tinanong ng mga pulis kung may mga kaaway ba ang kanyang asawa. Sinabi ni Kaori na wala namang naging alita ng kanyang asawa sa iba, bagaman noong kanyang mga taon sa kolehiyo. Nagkaroon siya ng utang dahil sa paglalaro ng pinko, isang uri ng sugal. Gayunpaman, nakakuha siya ng magandang trabaho at nabayaran ang kanyang mga utang, kaya hindi niya pinaniniwala ang may mga kaaway siya. Ang pagbisitang ito ng mga pulis ay hindi nagbigay ng makabuluhang bagong impormasyon, ngunit naramdaman ng mga imbestigador na may kakaiba. Sinubukan nilang makipag-ugnayan sa mga taong nakakakilala kay Yusuke. Sa paghahanap ng mga posibleng lead, ngunit noong panahong iyon ay magtatapos na ang Disyembre at ang mga kaibigan, pamilya, at kasamahan ni Yusuke ay nag-aatubili na pag-usapan ang mga ganitong bagay dahil sa papalapit na ang bagong taon, isang panahon na itinuturing na malas ang mga ganitong paksa. Mas pinili nilang maghintay hanggang matapos ang bagong taon bago makipag-usap sa pulisya. Matapos ang maraming pagsisikap, sa wakas ay nakahanap ang pulisya ng isang taong handang makipag-usap, si Tanaka, isang 45 taong gulang na senior na kasamahan ni Yusuke. Pagkatapos magtapos sa unibersidad, nagtrabaho si Yusuke sa isang law firm kung saan si Tanaka ay isa sa mga associate attorneys. Si Tanaka ang nagrekomenda kay Yusuke para sa isang posisyon sa isang financial company. Maganda ang relasyon ng dalawa at labis na nag-aalala si Tanaka sa pagkawala ni Yusuke. Ibinahagi ni Tanaka ang maraming impormasyon tungkol kay Yusuke sa pulisya, na binabanggit na si Yusuke ay isang mahusay na individual na may outgoing personality. Habang nag-uusap, biglang may naisip ang isa sa mga imbestigador at tinanong si Tanaka tungkol sa pisikal na anyo ni Yusuke. Inilarawan ni Tanaka si Yusuke bilang matangkad, mga 5 talampakan at 9 pulgada ang taas, na may malakas at maskuladong pangangatawan dahil naglaro siya ng rugby mula pagkabata. Tinanong pa ng pulisya kung may mga tattoo o peklat si Yusuke, lalo na sa kanyang dibdib. Matapos mag-isip ng sandali, sinabi ni Tanaka na ilang beses na silang nagpunta sa hot spring at hindi niya napansin na may tattoo o peklat si Yusuke. Kasunod ng pakikipag-usap kay Tanaka, agad na sinuri ng pulisya ang mga medical na record ni Yusuke at natuklasan na hindi pa siya sumailalim sa anumang operasyon. Naalala ng pulisya ang kanilang mga naunang pakikipag-ugnayan kay Kaori. Nang una niyang iulat na nawawala ang kanyang asawa, siya ay mukhang balisa at takot para sa kaligtasan nito. Gayunpaman, sa kabila ng hindi niya alam kung buhay o patay ang kanyang asawa, nagpatuloy siya sa pag-renovate ng kanilang bahay ng mag-isa. Mga kilos na ngayon ay mukhang kahina-hinala. Ang apartment ni Yusuke ay matatagpuan sa isang high-end na residential complex na may mahusay na seguridad.
Kinakailangan ng keycard swipe para makapasok sa gusali at ang lobby sa unang palapag ay may mga surveillance camera. Pinuntahan ng mga investigador ang opisina ng gusali upang humiling ng access sa data ng keycard at surveillance footage. Noong Oktubre 12, natuklasan nila na bumalik si Yusuke sa apartment mag-isa ng alas 3:50 ng umaga. Mukhang lasing siya habang papunta sa elevator. Pagpasok niya sa elevator, hindi na siya nakita sa camera. Tinanong ng pulisya ang tagapamahala ng gusali kung may iba pang labasan bukod sa pangunahing pasukan. Sumagot ang tagapamahala na bukod sa pangunahing pinto, mayroon lamang emergency exit para sa fire escapes. Ang exit na ito ay matatagpuan sa opisina ng security. Kung mabubuksan ang emergency door, automatikong nire-record ito ng sistema o di kaya ay kung may sunog, automatikong bumubukas ang pinto. Kung hindi, nananatili itong nakalock. Matapos suriin ang mga record, nakumpirma na hindi nabuksan ang emergency exit noong Oktubre 2. Sa puntong ito, sapat na ang ebidensya ng pulisya upang makumpirma na nagsisinungaling si Kaori, hindi umalis ang kanyang asawa sa apartment noong gabing iyon. Habang iniimbestigahan, isang malapit na kasamahan ni Yusuke ang kusang loob na nakipag-ugnayan sa pulisya upang magtanong tungkol sa progreso ng kaso. Bagaman hindi maaaring ibunyag ng pulisya ang mga detalye ng imbestigasyon, sinamantala nila ang pagkakataon upang tanungin siya tungkol sa anumang kakaibang pangyayari sa bahay ni Yusuke. Sinabi ng kasamahan na wala siyang napansin na kakaiba, ngunit may isang pagkakataon na tumawag si Kaori sa HR manager ng kumpanya upang hilingin na ibigay ang year-end bonus ni Yusuke. Alam ng HR manager na nawawala pa rin si Yusuke at hindi pa nalulutas ang sitwasyon, kaya tinanggihan niya ang kahilingan ni Kaori. Sinundan ng pulisya ang lead na ito at nirepaso ang surveillance footage ng gusali mula Oktubre 12 pataas. Natuklasan nila na noong alas 10 ng gabi ng Oktubre 15, nakita si Kaori na nakasuot ng sports attire habang hinihila ang isang malaking maleta palabas ng elevator. 4 ang lumipas, ginamit niya ang kanyang keycard upang muling pumasok sa gusali. Hindi nagbago ang kanyang kasuotan, ngunit wala na ang malaking maleta. 15 ang lumipas, muling nakita si Kaori na lumalabas ng elevator. Ngayon ay nagtutulak ng cart na may malaking karton na kahon. 20 ang lumipas, bumalik siya sa apartment na walang dala. Batay sa mga clue na ito, natukoy ng pulisya ang isang itim na taxi. Ayon sa testimonya ng driver at sa ruta ng sasakyan, noong alas 10:05 ng gabi ng gabing iyon, sinundo ng driver si Kaori sa harap ng gusali. May dala siyang malaking maleta. Pagpasok sa kotse, humiling siya na pumunta sa Shinjuku. Habang nagmamaneho ang taxi sa isang kalsada, malapit sa mga rails ng tren sa Shinjuku, napansin ng driver ang hindi kanais-nais na amoy mula sa maleta at tinanong, "Ano ang laman ng iyong maleta? Mukhang may amoy." Nang marinig ito, agad na humiling si Kaori na ihinto ang kotse. Noong una, inakala ng taxi driver na gusto ni Kaori na sumakay ng huling bus sa Shinjuku, kaya't nakapagtataka ang kanyang kahilingan na huminto sa kalagitnaan ng biyahe. Gayunpaman, sumunod pa rin siya at huminto. Matapos suriin ang surveillance footage, kinumpirma ng driver na ang babaeng nasa video ay siya ring sumakay sa kanyang taxi noong gabing iyon. Dahil dito, may dahilan ng pulisya na maghinala na ang maleta ay naglalaman ng mga bahagi ng katawan ni Yusuke na natagpuan kinabukasan. Isang buwan pagkatapos ng insidente, bumalik ang pulisya sa bahay ni Kaori, inaresto siya sa kasong pagpatay, at nagsagawa ng masusing paghahanap sa bahay. Kumpara sa kanilang naunang pagbisita, mas marami ng pagbabago sa bahay ni Yusuke. Naayos na ang mga pader, pinalitan ang sahig, at nawala na ang lahat ng kasangkapan, maliban sa ilang piraso ng damit. Ang bahay ay halos walang laman at nahirapan ang pulisya na isipin kung paano nabuhay si Kaori doon sa lahat ng oras na iyon. Sa balkonahe, natagpuan ng pulisya ang isang nightstand na tinanggalan ng mga pinto at puno ng maiitim na lupa. Kumuha sila ng sample ng lupa at isinailalim ito sa pagsusuri. Ang resulta ay nagpakita na ang lupa ay karaniwang potting soil,
ngunit may mga bakas ng dugo. Ang pagsusuri ng DNA ay nagkumpirma na ang dugo sa lupa ay pag-aari ng biktimang si Yusuke. Batay sa ebidensyang ito, kinumpirma ng pulisya na ang apartment ang tunay na pinangyarihan ng krimen. Sa harap ng napakaraming ebidensya, sa wakas ay inamin ni Kaori ang krimen at isiniwalat ang buong detalye ng nangyari. Bandang alas 4 ng umaga noong Oktubre 12, lasing na umuwi si Yusuke. Gusto sanang pag-usapan ni Kaori ang tungkol sa kanilang diborsyo, ngunit mabilis na nauwi sa mainit na pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos, pumsok si Yusuke sa kwarto. Bandang alas 6 ng umaga, habang sumisikat na ang araw, hindi pa rin makatulog si Kaori at patuloy na lumalaki ang kanyang galit. Kumuha siya ng bote ng alak mula sa kwarto at pinukpok ang natutulog niyang asawa sa ulo. Paulit-ulit niya itong hinampas hanggang sa huminto siya sa pagkabigla. Narinig niyang mahina na nagtanong si Yusuke ng bakit, bago ito tuluyang natahimik. Nang makabawi si Kaori, napagtanto niyang nakagawa siya ng isang kakilakilabot na krimen at pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa pa. Gaya ng inaasahan, bandang alas 9 ng umaga, paulit-ulit na tumawag ang kumpanya ni Yusuke dahil hindi siya pumasok sa trabaho nang hindi nagpapaalam. Ngunit natakot si Kaori na sagutin ang telepono. Kinabukasan, tumawag ang isa sa mga kasamahan ni Yusuke kay Kaori upang tanungin kung alam niya kung nasaan ang kanyang asawa. Sinabi ni Kaori na hindi niya alam. Marahil ay nakaramdam ng kakaiba sa kanyang boses ang kasamahan at nagsabing, "Gusto kong pumunta at tingnan ka." Agad na kinabahan si Kaori. Natakot siyang magdulot ng hinala ngunit hindi rin siya naglakas loob na tumanggi. Kaya't pumayag siyang bisitahin siya ng kasamahan ni Yusuke sa kanilang bahay sa katapusan ng linggo. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagsimulang mag-isip si Kaori kung paano haharapin ang sitwasyon. Mula nang mangyari ang insidente, nakatago ang katawan ni Yusuke sa ilalim ng kama sa kwarto. Bagaman taglamig at mababa ang temperatura, alam niyang pagkatapos ng ilang araw ay magsisimula ng mangamoy ang katawan. Alam niyang bibisita ang kasamahan ni Yusuke sa katapusan ng linggo, kaya't nagpasya siyang kailangan niyang mabilis na ilabas ang katawan mula sa apartment. Gayunpaman, maliit si Kaori at hindi niya kayang buhati ng malaking katawan ni Yusuke mag-isa. Matapos subukan ang iba't ibang paraan, nang hindi nagtagumpay, nagpasya siyang putulin ang katawan. 3 araw pagkatapos ng krimen, lumabas si Kaori at bumili ng lagari, malaking maleta, simpleng cart, at waterproof tarp. Bukod pa rito, upang maiwasan ang hinala, bumili siya ng lupa. Bumili si Kaori ng lupa mula sa 2 magkaibang tindahan. Una ay 8 maliliit na bag na naglalaman ng 15 litro bawat isa. At pagkatapos ay 2 mas malalaking bag na naglalaman ng 80 litro bawat isa. Nang makumpleto na niya ang mga kagamitan, nagsimula na siyang magtrabaho. Ibinaba niya ang nightstand sa kwarto sa sahig, tinanggal ang mga pinto ng cabinet, at nilagyan ng waterproof tarp ang loob. Pinuno niya ng lupa ang ilalim at gilid, ginawang pansamantalang mesa na may takip na lupa. Pagkatapos, inilagay niya ang katawan ng kanyang asawa sa loob ng kabinet at sinimulan ang pagputol. Habang nilalagari niya, tumagas ang dugo mula sa katawan sa lupa na nagbawas sa pangangailangan ng paglilinis. Nang makatapos, ibinaon niya ang mga bahagi ng katawan sa lupa upang mapabilis ang proseso ng pagkabulok. Nang araw na iyon, sinuri ni Kaori ang telepono at computer ng kanyang asawa at natuklasan ang isang email mula sa kumpanya ni Yusuke na nagsasabing siya ay na-promote bilang department manager na may taunang pagtaas ng sahod na 2,000,000 yen. Bukod pa rito, ang kanyang year-end bonus ay nakatakdang ibigay sa susunod na buwan. Nang makita ito, nagplano si Kaori na i-report na nawawala ang kanyang asawa at pagkatapos ay pumunta sa kumpanya upang kunin ang pera. Bandang alas 9 ng umaga noong Oktubre 15, pumunta si Kaori sa lokal na istasyon ng pulisya upang i-report na nawawala ang kanyang asawa. Kunwari ay nag-aalala sa pagkawala nito. Kinagabihan, hinukay niya ang itaas na bahagi ng katawan ng kanyang asawa mula sa lupa. Inilagay ito sa 2 patong ng puting plastic na bag at inilagay sa isang maleta na balak niyang itapon malapit sa mga rails ng tren sa Shinjuku. Bandang alas 10 ng gabi,
Bumaba si Kaori at sumakay ng taxi. Habang nasa biyahe, napansin ng driver ang kakaibang amoy at nagtanong tungkol dito na ikinatakot ni Kaori, kaya't bigla siyang humiling na ihinto ang kotse. Naglakad siya sa kalsada habang hinihila ang maleta, ngunit nag-alala siya na baka makaakit ng atensyon ang ingay ng mga gulong ng maleta, kaya't huminto siya pagkatapos ng maikling distansya. Sa tabi ng kalsada ay may berdeng lugar na may bakod na may tinik. Dahil hindi niya kayang itapon ang maleta sa ibabaw ng bakod, iniwan niya ito sa mga palumpong. Pagkatapos, itinapon niya ang walang laman na maleta sa isang kalapit na interseksyon. Kinaumagahan, natagpuan ng isang palaboy ang maleta. Bumalik si Kaori sa apartment bandang alas 2 ng umaga, ngunit masyado siyang tensyonado upang makatulog. Sa sobrang kaba, kinuha niya ang natitirang bahagi ng katawan mula sa lupa at inilagay sa isang malaking karton na kahon na kanyang isinakay sa isang cart. Dahil sa karanasan noong nakaraang gabi, natakot siyang muling tumawag ng taxi. Habang naglalakad sa tahimik na gabi, mas malakas ang ingay ng cart kaysa sa inaasahan niya. Nang makarating siya sa Kamiyamacho, hindi na siya naglakas loob na magpatuloy pa. Napansin niya ang isang abandonadong bahay sa tabi ng kalsada. Bukas ang gate ng hardin kaya't madali niyang naitulak ang cart papasok, itinapon ang mga bahagi ng katawan. At pagkatapos ay itinapon ang cart at ang walang laman na karton na kahon sa isang kalapit na tambakan ng basura. Kinaumagahan, natagpuan ng isang tao ang puting plastic na bag na iniwan sa mga palumpong malapit sa mga rails ng tren. Kinahapunan, pumunta ang pulisya sa bahay ni Kaori upang tanungin tungkol sa mga pagkakakilanlan ng kanyang asawa. Pagkaalis ng pulisya, hinukay ni Kaori ang ulo ng kanyang asawa, inilagay ito sa isang travel bag, at sumakay ng tren papuntang Chiba City na 25 kilometro ang layo. Pagdating niya doon, madilim na. Maingat na iniwasan ni Kaori ang mga tao habang papunta siya sa isang liblib na damuhan sa Harumi Park. Humukay siya ng 35 sentimetro na malalim na butas at inilibing doon ang ulo ng kanyang asawa. Pagbalik sa bahay, inilagay ni Kaori ang kaliwang braso, kanang kamay at ilang basura sa isang garbage bag at itinapon ito sa isang kalapit na eskinita kung saan bihira ang mga tao. Matapos gawin ang lahat, hindi pa rin siya mapakali, kaya't nagpa siya siyang linisin muli ang apartment upang alisin ang anumang natitirang bakas. Noong Disyembre 22, nag-hire si Kaori ng isang tao upang palitan ang wallpaper at sahig. Upang matugunan ang kanyang pinansyal na sitwasyon, nagtrabaho rin siya ng part-time sa isang cafe. Sa panahong ito, maraming tao ang nagtangkang makipag-ugnayan kay Yusuke. Ang kanyang telepono ay puno ng mga missed calls at hindi nabasang mga mensahe. Noong bisperas ng Pasko, matapos ang kanyang shift sa cafe, ginamit ni Kaori ang telepono ng kanyang asawa upang magpadala ng mga mensahe sa kanyang mga magulang at ilang kakilala na nagsasabing, "Gusto kong magpahinga ng ilang sandali kaya't huwag kayong mag-alala." Sa mga sumunod na araw, bukod sa kanyang mga shift sa cafe, ginugol ni Kaori ang lahat ng kanyang oras sa pag-renovate ng bahay. Noong Enero 4, ipinadala niya ang mga kumot, beddings, unan, at kutson mula sa kwarto sa kanyang bayan na may kasamang note na nagsasabing, "Pakisunog ang lahat ng ito para sa akin." Nang makita ang walang laman na kwarto, nakaramdam ng gaan si Kaori bagaman may natitirang kaba pa rin. Noong umaga ng 10 ng Enero, muling tumawag si Kaori sa kumpanya ng kanyang asawa upang tanungin ang tungkol sa year-end bonus na hindi pa naibibigay. Nang hapon ding iyon, siya ay opisyal na inaresto ng pulisya. Matapos ang pag-amin ni Kaori, natagpuan ng pulisya ang ulo na inilibing sa parke at ang mga kamay na nakatago sa isang trash bag. Ang mga bagay na ipinadala niya sa kanyang bayan tulad ng mga sapin at kumot ay nasa labas pa rin ng kanyang lumang bahay na hindi pa nakukuha. Lumabas na lumipat na ang kanyang mga magulang. Ang resulta ng autopsy ay nagpakita ng 8 blunt force trauma wounds sa bungo. Ang sanhi ng kamatayan ay natukoy na traumatic brain injury. Nang tanungin tungkol sa kanyang motibo, biglang humagulgol si Kaori habang ikinukwento ang mga frustrations at hinanakit na kanyang naranasan sa nakaraan. Si Kaori Mihashi, na ang tunay na pangalan ay Kaori Kawaguchi, ay ipinanganak noong Hulyo 7,
1974 sa Koshigaya City, Saitama Prefecture. Siya ang panganay sa tatlong magkakapatid at ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng isang printing company, kaya't medyo mayaman ang pamilya. Gayunpaman, napakahigpit ng kanyang ama sa kanilang magkakapatid, lalo na kay Kaori. Upang maiwasan na siya ay makipag-date ng maaga, pinilit siyang mag-aral sa all-girls school mula middle school hanggang high school. Madalas siyang pinapangaralan ng kanyang ama. Hinuhubog siya bilang isang magalang at eleganteng anak na babae na may pag-asang balang araw ay maging flight attendant at magpakasal sa isang dayuhan. Nang papalapit na ang graduation ni Kaori sa high school at naghahanda para sa university entrance exams, gusto pa rin ng kanyang ama na mag-apply siya sa isang women's university. Sa pagkakataong ito, matindi ang pagtutol ni Kaori. Ang kanyang buhay ay kontrolado ng kanyang ama mula pagkabata at hindi siya pinapayagang sumuway o siya ay paparusahan. Kahit na siya ay nadapa at nasugatan, hindi siya pinapayagang umiyak. Dahil dito, ninais ni Kaori na makawala sa kontrol ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang kanyang pag-aalsa at sinunod niya ang kagustuhan ng kanyang ama. Pumasa siya sa entrance exam para sa English Department sa Shirayuri Women's University, isang prestihiyosong paaralan para sa mga mayayaman sa Japan. Maraming tao ang nagsabi na ang mga babaeng nagtapos sa paaralang ito ay may aristokratikong kagandahan. Tuwa ang kanyang ama nang siya ay matanggap sa universidad at binibigyan siya ng buwanang allowance na 400,000 yen. Humigit kumulang 2,200 at $15 sa kasalukuyang palitan, na mas malaki kaysa sa natatanggap ng kanyang mga kaklase. Bagaman wala siyang kalayaan na pumili ng kanyang universidad, sa wakas ay nakawala siya sa kontrol ng kanyang ama. Sa malaking allowance, namuhay siya ng malaya at komportable. Nag-i-enjoy sa luxury shopping ayon sa kanyang kagustuhan. Sa kanyang mga taon sa universidad, nag-intern din si Kaori sa One Hong Company ng ilang buwan. Pagkatapos magtapos sa edad na 24, sinunod ni Kaori ang kagustuhan ng kanyang ama at nag-apply bilang flight attendant sa isang airline, ngunit siya ay tinanggihan. Galit na galit ang kanyang ama at inutusan siyang umuwi upang maghanap ng trabaho, ngunit ayaw ni Kaori na bumalik. Kahit na pinutol ang kanyang allowance, determinado siyang manatili sa Tokyo at suportahan ang sarili. Nagsimulang magtrabaho si Kaori sa isang bar bilang hostess at ipinagpatuloy ang kanyang marangyang pamumuhay. Noong panahong iyon, nakilala ni Kaori ang isang mayamang lalaki. Ang lalaking ito ay mabait, maalalahanin, at mapagbigay kay Kaori. Binibigyan siya ng 2,000,000 yen bawat buwan, katumbas ng humigit kumulang $13,500. Pagkalipas ng 4 na taon, nagsawa ang lalaki kay Kaori at tinapos ang kanilang relasyon. Ipinakilala pa nga niya si Kaori sa anak ng isa sa kanyang mayayamang kaibigan. Gayunpaman, matapos mag-date ng ilang panahon, naghiwalay din sina Kaori at ang anak ng kaibigan. Ang pagkawala ng matatag na suporta ay nagdulot ng pagbagsak ng buhay ni Kaori. Gayunpaman, tumanggi siyang mamuhay ng normal. Patuloy siyang dumadalo sa mga marangyang party, maling ipinapahayag na siya ay isang full-time na empleyado sa One Hong Company upang makahanap ng mga bagong oportunidad. Sa isang party, nakilala ni Kaori na noon ay 28 taong gulang, si Yusuke Mihashi, isang lalaking 2 taon na mas bata sa kanya. Nagsimula silang mag-date at agad na nagsama. Walang alam si Yusuke tungkol sa nakaraan ni Kaori. Siya ay nabighani sa kagandahan ni Kaori at ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan na siya ang babaeng kanyang pinapangarap. Isang taon ang lumipas, nagpa-check up si Kaori at natuklasang siya ay 2 buwan ng buntis. Gayunpaman, parehong nahihirapan sila sa pinansyal at may mga utang pa si Kaori. Naniniwala siyang hindi nila kayang magpalaki ng bata sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, kaya sinabi niya kay Yusuke na ayaw niyang ituloy ang pagbubuntis. Ngunit mariing tumutol si Yusuke. Ginastos niya ang lahat ng kanyang pera sa isang engagement ring, nangangakong maghahanap ng mas magandang trabaho at nakiusap kay Kaori na ituloy ang pagbubuntis. Kaya nagpakasal sila. Dahil wala silang pera, wala silang seremonya ng kasal at nag-imbita lamang ng ilang kaibigan at miyembro ng pamilya para sa isang simpleng salusalo. Walang dumalo mula sa pamilya ni Kaori.
Pagkatapos ng kanilang kasal, sumuko si Yusuke sa pagkuha ng bar exam at nagsimulang magtrabaho sa iba't ibang kumpanya ng pananalapi. Isang araw, masayang sinabi ni Yusuke kay Kaorina na kapasa siya sa isang interview sa isang kumpanya. Gayunpaman, kalmado siyang sinabihan ni Kaori na nagpa-abort na siya. Mula noon, nagsimulang lumala ang kanilang pagsasama. Pagkalipas ng 2 taon, nagsimulang magtrabaho si Yusuke sa Japanese branch ng Morgan Stanley na may taunang sahod na 13 milyong yen. Matapos makapag-ipon ng kaunting pera, lumipat sila sa isang marangyang apartment malapit sa Yoyogi Park. Bagaman gumanda ang kanilang pamumuhay, nanatiling malamig ang kanilang relasyon. Isang araw, aksidenteng natuklasan ni Yusuke na may ibang lalaki si Kaori. Sa galit, ikinulong niya si Kaori sa kanilang bahay ng 2 araw, hindi pinapayagang lumabas at pinutol ang lahat ng kanyang credit cards. Nahirapan si Kaori makatakas at tumakbo sa bahay ng kanyang mga magulang para humingi ng tulong. Ngunit malamig siyang sinabihan ng kanyang ama na siya ang may kasalanan sa kanyang sitwasyon. Walang magawa si Kaori kundi manatili sa kanyang kalaguyo. Ilang araw lang ang lumipas, natunton ni Yusuke si Kaori at muling binugbog, na nagresulta sa pagkabali ng kanyang ilong. Inireport ng kalaguyo ni Kaori ang insidente sa pulisya. Dinala ng mga otoridad si Kaori sa isang women's shelter para sa proteksyon. Maraming tao ang nagpayong mag-divorce na si Kaori, at sa katotohanan, matagal na niyang pinaplano ito. Ang kalaguyo ni Kaori, na isang abogado, ay nagbigay ng legal na payo. Bilang resulta, balak ni Kaorina papirmahin si Yusuke ng isang kasunduan na nagsasaad na kung magtatapos ang kanilang kasal dahil sa kasalanan ni Yusuke, kailangan siyang bayaran ng hindi bababa sa 36 na milyong yen, katumbas ng 245,000 dolyar. Iminungkahi ng kasintahan ni Kaori na kahit na ang pang-aabuso ni Yusuke ay dulot ng pagtataksil ni Kaori, kung pipirma si Yusuke sa kasunduan, legal na ituturing na nagkasundo na sila. Kung magpapatuloy ang pang-aabuso ni Yusuke o magpakita ng tanda ng pagtataksil, maaari siyang mag-file ng divorce at kunin ang kompensasyon. Sa isang pagtatangka ng pagkakasundo, sinunod ni Kaori ang payo ng kanyang kalaguyo at ipinakita ang kasunduan. Pumayag si Yusuke na pumirma. Ngunit sa katotohanan, nagkasundo lamang sila sa pangalan. Mula noon, nagsimulang gumastos ng malaki si Kaori gamit ang pera ng kanyang asawa para bumili ng mga marangyang bagay. Si Yusuke naman ay bihira ng umuwi at halos maghiwalay na sila ng tirahan. Napansin ni Kaori na bihira ng umuwi si Yusuke, kaya lihim siyang nag-hire ng private detective para sundan ito. Ilang buwan ang lumipas, natuklasan ni Kaori na may ibang babae rin si Yusuke. Nakakuha ang private detective ng maraming litrato ni Yusuke, nakasama ang kanyang kalaguyo. Nagpasya si Kaori na manahimik at patuloy na mangalap ng ebidensya. Balak na eventually ay idemanda ang kanyang asawa at kunin ang kompensasyon. Habang lumilipas ang panahon, noong Disyembre 2006, nagbigay ang private detective kay Kaori ng mga recordings ni Yusuke. Sa mga recordings, malambing na nagsasalita si Yusuke sa kanyang kalaguyo tungkol sa kanilang hinaharap. Sinabi niya, "Tutulungan kita sa gawaing bahay, magkakaanak at magpapakasal tayo." Ang mga salitang ito ay parang mga punyal sa puso ni Kaori, lalo pang pinatatag ang kanyang desisyon na mag-divorce. Alas 4 ng umaga noong Oktubre 12, matapos umuwi si Yusuke na lasing mula sa date kasama ang kanyang kalaguyo, nagdesisyon si Kaori. Ipinakita niya ang ebidensya ng pagtataksil ni Yusuke at ipinahayag ang kanyang kagustuhan na mag-divorce. Nagalit si Yusuke, pinunit ang mga litrato, at sinabi sa kanya na may ebidensya rin siya ng pagtataksil ni Kaori, at kahit mag-divorce sila, hindi siya makakakuha ng kahit isang yen mula sa kanya. Pagkasabi nito, pumasok ito sa kwarto. Ang mga salitang ito ang nagtulak kay Kaori sa sukdulan, dahilan upang mawalan siya ng kontrol at tuluyang patayin ang kanyang asawa. Isang taon pagkatapos ng krimen ni Kaori, naganap ang isa pang seryosong kaso ng pagpatay sa Chiba Prefecture. Ang salarin, si Ishibashi Nobuhiro, ay inilibing ang katawan ng biktima sa isang bathtub, tinakpan ito ng lupa, at nagtanim ng puno upang itago ito. Pagkatapos, inilipat niya ang bathtub sa balkonahe.
Naniniwala ang ilang tao na kinopya ni Ishibashi ang pamamaraan ni Kaori dahil bihira ang ganitong paraan at magkalapit ang oras ng dalawang kaso. Ang istoryang ito ay tinalakay na din ng inyong lingkod. Isang taon pagkatapos ng krimen, naganap ang paglilitis ni Kaori sa Tokyo District Court. Si Kaori Mihashi ay kinasuhan ng pagpatay at ilegal na pagtatapon ng katawan. Sa paglilitis, inamin ni Kaori ang lahat ng mga paratang. Ang kanyang abogado ay nag-argumento na siya ay nakaranas ng pangmatagalang domestic violence, nagkaroon ng post-traumatic stress disorder, PTSD, na nagdulot ng mga hallucination at naapektuhan ang kanyang kakayahang makilala at kontrolin ang kanyang mga aksyon. Ang prosekusyon ay nagrekomenda ng 25 taong pagkakakulong. Ang ama ni Yusuke, na lumitaw bilang saksi, ay humiling sa korte na hatulan si Kaori ng habang buhay na pagkakakulong. Pagkatapos ng 14 na sesyon ng paglilitis na tumagal ng 5 buwan, naglabas ng hatol ang korte. Si Kaori Mihashi ay napatunayang nagkasala ng pagpatay at hinatulan ng 15 taong pagkakakulong. Hindi sumang-ayon ang abogado ng depensa sa desisyon ng korte at nagsampa ng apela. Noong Pebrero 6, 2010, pinagtibay ng Tokyo High Court ang orihinal na hatol. Bagaman opisyal ng sarado ang kaso, patuloy pa rin itong bumabagabag sa isipan ng maraming tao. Sapat ba ang 15 taong pagkakakulong para kay Kaori upang magsilbing babala at parusa, o ito ba ay simula lamang ng isa pang trahedya? Pagkatapos ng hatol, nagkaroon ng mainit na debate sa publiko sa Japan. Marami ang nagsabing masyadong magaan ang hatol para sa karumaldumal na krimen na ginawa ni Kaori. Galit sila sa kalupitan ng pagpatay ni Kaori sa kanyang asawa, at pagkatapos ay pinutol pa ang katawan nito upang itago ang krimen. Gayunpaman, may ilan na naniniwalang makatarungan ang hatol, isinasaalang-alang na si Kaori ay nakaranas ng nakakasakal na kasal at pangmatagalang pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Ang psychological na pinsalang dulot ng domestic violence ang nagtulak kay Kaori na mawalan ng katinuan at gumawa ng padalos-dalos na aksyon. Gayunpaman, lahat ay sumasang-ayon na ang trahedyang ito ay nagsisilbing paalala para sa mga taong nakulong sa malungkot at desperadong kasal. Ang katahimikan at pagtitiis ay magdaragdag lamang sa trahedya. Sa halip na maging biktima, kailangang magkaroon ng lakas ng loob na magsalita at humingi ng tulong upang makawala sa masamang cycle ng buhay.